Hello po. Ito po ang una nating gagawin. So, sa ngayon, marami na po tayong nakikitang mga murang kamatis. Ito po ang tinatawag nilang cherry tomato. Ito po yung maliliit, yung mga cute na tong kamatis. So, lalo na pag summer, mura na siya. And then minsan ang mga trainees din po dahil nagtitipid sa mga tabi ng bahay nila. So, pagka magiging mainit na, magsasummer na, nag-start ng mga bandang April, nagtatanim na ang mga trainees ng mga kamatis, talong, okra, ampalaya, etc. mga kamatis, ganito, no? So, gagawin natin nito na pickles. So, tuturuan ko kayo para hindi masayang ang mga kamatis na nasa hardin nyo. So, ang kailangan ihanda natin ay kamatis, suka for pickles. May nabibili naman po, mga 200 plus yun lang po. At saka ang sili na cut na. Yan lang po ang kailangan natin. Tsaka bote na lalagyan. Okay? So, ang una po natin gagawin ay hugasan ang kamatis. So, ang unang natin gagawin ay huhugasan ang kamatis. Tapos, pagkahugas niya, angatin sa tubig. So, dito sa puwitan ng kamatis, lalagyan natin ng cross. Mababaw lang ha, huwag masyadong malalim. So, lahat to. Ito lang naman ang matagal gawin at saka yung pagbabalat. Yung iba, hindi binabalatan yung kamatis pero ako, binabalatan ko. So, sandali lang naman to eh. So, habang nagpapakulo tayo ng tubig, maghanda na tayo ng tubig na lalagyan nyo ng yelo para malamig. So, ayan, kumukulo na ang tubig natin. Ilalagay na natin ang kamatis. Guys, madalian lang to, no? 1, 2, 3, 4, 5 seconds. So, kailangan after 5 seconds, hanguin na natin siya, guys. Okay? Sa malamig na tubig. Okay. So, palamigin natin yan. So, ito gagawin natin. Pabalatan na natin. Madali lang siyang balatan. Mabilis lang siya. Babalatan ka agad. Guys, ito nabalatan ko na siya. So, ang gagawin natin ngayon, ito, ano na siya, templado na to. Kasi, no, ang ginagawa ko, iniinit ko ng konti. Ilalagay ko lahat. Guys, kung ayaw nyo bumili nito, meron, pwede naman yung suka. Next na vlog ko, gagawa ako ng, tedukuri, yung handmade ko na gawa sa vinegar. Guys, pwede naman yung yung vinegar lang, pero tayo na ang magtitimpla. So, sa next vlog ko, ako ang magtitimpla ng vinegar at saka ng kung ano nilalagay ng asukal para matutunan nyo. No? Habang iniinit natin na ang suka natin, so, ilalagay natin sa bote naman yung kamatis natin. Okay. So, yan guys. Kumukulo na. So, papatayin na natin. Ilalagay ko na rin yung sili. And then, yung pinaint nating suka. Okay. Kayo kung bahala. Kung gusto niyo maraming sili, damihan nyo. So, ayan na siya, guys. Ang ating kamatis na pickles. So, guys, ito na ating pickles, tomato. So, ito, lalagay natin ito sa ref. After 2 days, pwede na natin kainin. So, kahit iba-ibang gulay, pwede natin gawin pickles. Sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano gumawa naman ng suka na hindi na kayo bibili nito. Suka na lang.
gagawa. Guys, try nyo ha. Kasi minsan nasasayang yung mga tanim nyong kamatis. So, gawin nyo to. Pickles. Gagawin natin pickles. Tapos, matagal to bago masira. Pag kunwari, nagluto kayo ng pritong isda. So, sa tabi ng isda, ilalagay nyo to. Pwede nyo side dishes to. So, sana gawin nyo. Sana nakatutong din ako sa inyo. Don't forget to subscribe and like my page. Thank you for watching.